ngayon dito? Paano nakalapit sa atin yan? Hindi ko rin alam. Kailangan ka na namin alisin sa partido. Ipapatawag ka na for Senate inquiry. Mauungkat lahat ng kasalanan mo. Ayaw naming madugisan pati na ang partido dahil lang sa kapabayaan mo. Well, you have the option to resign from the party. Otherwise, mapipilitan kaming tanggalin ka. Hindi nga ako mag-aaral, sabi. Tan, alam ko masama yung loob mo sa akin. Naiintindihan ko naman yun eh. Pero sana lang, huwag sanang kainin ang galit ng puso mo yung pangarap mo. Tan, pangarap mo yun. Sabang nakakalimutan mo, pangarap din ni tatay yun para sa'yo. Sana hayaan mo naman ako na kahit yun lang gawin ko para sa'yo. I-recommenda nga lang sa akin nung kaibigan ko yung doktor niya. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Ito yung picture niya. Sino siya? Anong pangalan? Wait, check ko po. Okay po, sige po. Ah, sir, pasensya na. Di po kami nagbibigay ng informasyon kung kani-kanino. Ate, hindi naman ako sino-sino lang eh. Magpapatingin ako eh. Pangalan lang nitong doktor. Tawagan niyo na lang yung contact niyo, sir. Kilala mo yan eh. Taga dito ka eh. Sir, may problema po ba? Wala. Dok, nakakatakot naman yun. Sino ba yun? Eh, hindi ko nga din alam eh. Pero baka hindi siya mapagkakatiwalaan. Basta nurse, kahit anong mangyari, huwag mong sasabihin ng kahit anong impormasyon tungkol sa akin, ha? Pasensya ka na, Ana. Hindi ka na namin papabalikin dito. Sir, bakit naman ho? May pending ka na kaso, Ana. Isa yun sa policy ng kumpanya na dapat malinis ang record ng empleyado. Para namang hindi ating kilala si Ana, alam naman pwede mabuti siyang tao, di ba? Tsaka, ayaw niyo po bang bumalik yung pinakamagaling nating EMT? Gustuhin ko man, pero yun ang patakaran eh. At tsaka baka pati kami maapektuhan sa gulo mo. Malaking tao ang kalaban mo, Ana. Malalagpasan mo rin doon. Makakakuha ka rin ng trabaho. Anong development dun sa staff at saka identity theft case natin laban sa kanya? Nagpanggap nga siya pero wala namang money involved. At hindi niyo naman kinasira o kinalugi ang pagpapanggap niya bilang si Stella. Instead, nakabuti pa nga kay Senator. We don't have a case again, sir. Tama si Attorney Brillantes. In addition, wala rin namang pinirma na kahit anong papel si Ana bilang Stella sa pagtulong niya sa medical mission. Alam ko lahat yan. Ang gusto ko lang, hanapan nyo ng butas ang batas para maging pabor sa atin. Kapag nagpatuloy pa ito, wala na tayong magagamit na pera para sa eleksyon sa susunod na pagtakbo mo. Hindi pwede walang pera para sa kampanya! Magagamit natin ang pera ni Hillary. Salvador, gawin mo ang lahat na magagawa mo para bumalik sa'yo si Hillary. May mga kontak ka pa sa PAO, di ba? Tanungin mo sila kung saan nakatira si Ana di masalang. Sena, binigay siya sa akin ang papa ko bago siya namatay. Yan ang nagpapakalma sa akin sa tuwing nagagalit ako. Sa palagay niyo kaya, naiisip niyo rin kaya ako? Tayo.
Sabi mo nga, normal lang yan. Ba't kami siya tawagan? Ano, nahanap mo na ba si Ana? Oo, oh, para. Tinex ko na sa'yo yung address. Ana! Lumabas ka siya! Lumabas ka siya, Ana! Lumabas ka siya! Mga kasama! May mga sundalo! Nagawa ko lang ang gusto mo. Thank you, General. Ano ba, Gael? Pwede ba? Huwag ka namang gulo dito. Ikaw ang nanggugulo. Bakit mo ito ginagawa, ha? Bakit mo sinira yung pamilya namin? Sinira mo yung buhay ko. Gael, umalis ka na dito. Ano? Gael, umalis ka na. Maloloko itong babae. Ito. Ito. Siya. Pumasok ka na saan. Pwede ba umalis ka na dito? Kung hindi ka tumigil, idedemanda kita. Ako, idedemand. Abogado ako, eh. Abogado ako, ikaw, didimanda ko. Huwag mo akong tatalikuran. Dito ka mo lang! Manami pa ako sasabihin sa'yo. Bitawan mo sabi ako eh! Ano ba? Bitawan mo nga siya! Andito na pala itong asawa mo. Pero hindi ka naman na si Stella, di ba? Kaya ikaw, umalis ka sa harap ko dahil masyado kang nadadala ang pagpapanggap mo. Ano kala mo, di kita kayang patumpahin? Kaya kitang patumpahin ngayon, dito. Ano, ha? Alam mo, ikaw, nagkakaganyan ka lang kasi may ninong ka senator. Kung wala yung senator mong ninong, wala ka. Kumain ka. Senator! Mo na ako naman! Ang asawa niyo ho ang nanggulo dito sa amin. Mabuti pa ho, humingi na lang kayo ng dispensa kay Ms. Dimasalang para matapos na ho ito. Me? Hihingi ng dispensa over my dead body. Mrs., kung hindi kayo makikipag-ayos, tataas natin ito sa kinauukulan. Sherman, ayos lang ho. Wala rin naman ho akong plano makapag-ayos sa kanila eh. Magsasampa ho ako ng demanda laban dito sa lalaki tos panggugulo sa amin. What? Ikaw ba ang magdedemanda? Ikaw na ngayon ang gulo ng pamilya? Samantha, sinabi ko na noon sa asawa mo sa susunod na magkikita kami ulit, nasa kulungan na siya. E mukhang magkakatotoo nga eh. Dahil pride mo magpapakulong sa kanya. May totoo ba sa pagkatao mo? Hindi mo ba talaga ako minahal kahit kailan? Kasi ako, minahal kita. Dahil mahal na mahal kita, hindi ako matatakot, mahihiya, anong man ang sabihin nila. Tawarin mo. Bumalik ka na sa akin. Bumalik ka na sa akin, please. Salvador, ang gusto ko, patunayan mo sa akin na mabuti kang tao. Linisin mo ang pangalan mo. Kapag nagawa mo yun, babalik ako sa'yo. Paano ko wala talagang alam si Gael sa nangyari sa'yo? Magbabago pa ba yung nararamdaman mo para sa kanya? May alaman siya o wala. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin nung nagpapanggap ako bilang Stella, bukod sa pagkukonsitin niya sa lahat ng ginagawa ni Salvador, yun lang yung pinangahawakan ko. Hindi ko kaya magmahal na ganong klaseng tao. Habang nasa buhay natin si Ana, hindi tayo matatahimik. Hindi ako pinanganak para maging panakit-butas lang. Kailangan mawala si Ana sa landas ko. Masama na talaga to. Pinapasundan na nila tayo. Anong ibig mo sabihin? Si ate kasi nagsabi sa akin. Nakita niyo yung lalaking may pilat sa mukha sa ospital niya. Pinagtatanong-tanong siya. Tapos kayo naman, yung bagong address ni Ana, alam na nila. Sander, kailangan may gawin na tayo.
Sandali lang, wala muna tayong dapat gawin. Even mainit pa tayo sa mga mata nila. Kapag may ginawa tayo, baka isipin nila, kasama natin si Ana. Ang dapat nating unahin ngayon kung paano natin malalayo yung Gael na yan kay Ana. Bakit ba concerned na concerned ka kay Ana? Ha, Sander? Eh, siyempre, iniisip ko ang kalagayan niya. Baka mamaya mapaikot na naman ang Gael na yan si Ana eh. Yun ba talaga yung rason mo? O baka naman, Sander, nagsiselos ka na. Natatakot ka na magkabalikan si Gael at Ana. Wala namang kinalaman yan doon. Sander, umamin ka nga sa akin. Mahal mo na ba si Ana? Tagal ko naghintay. Pero umasa lang pala ako sa wala. Nga namang masama akong masasaktan ka at aasa kayo. Ang importante, may natutunga ka sa pinagdaanan mo. Buti naman, gising ka na. Here, drink this. Para mawala yung hangover mo, okay? Samantha! Baka kasi kailangan niyang mahimasmasan, Mom. Gael! Hindi mo ba maalala yung ginawa mo kagabi? Nagskandalo ka sa bahay ni Ana. Hindi ka man lang nahiya. Ano na lang sasabihin ng mga tao sa'yo? Sita, I was drunk. I blacked out. You are so stupid, Gael! Kulang na lang lumuhod ka at mag-profess ka ng undying love mo kay Ana. Sam, kahit lasing ako, never kong gagawin yan. Gusto mo ba sabihin ko dito mismo, sa harapan mo, lahat ng sinabi mo, ha? Kahit kailan ba hindi mo ako minahal, Ana? Kasi ako, minahal kita! What? Sounds familiar? I told you, lasing ako kagabi. Wala akong maalala, okay? So let's keep it that way. Pamilyadong tao ka na, Gael. Wala akong nararamdaman kay Ana kundi galit. At wala akong gusto kundi mawala siya sa buhay natin. Well, let me handle her, okay? I have the perfect plan. Rid of that, Ana. Gusto kong tulungan kang makakuha ng justice from Ana Di Masala. Now, why would I wanna do that? You have to teach them a lesson. Alang-alang kay Stella. Binasura na ng pista. Paso ninyo. Laban kay Senator. Ano? Sir, sandali. Hindi naman ako pa pwede yun. Ma'am, yun ang pagkakaalam namin. Hindi nakitaan ang probable cause ng piskal ang kaso natin laban kay Senator. Hindi daw matibay ang ebidensya ang pre-present natin. Sandali ho, anong hindi? Yung bangkay ng tatay ko. Tumagpa ako sa forensic findings yung pagkamatay na tatay ko sa kwento ko. May nakita rin ba na sa katawan niya? Ang problema, hindi yung nag-match sa baril ni Senator. Eh, hindi talaga magmamatch yun. Dahil nag-utos lang siya ng ibang tao para gawin yun eh. Yun na ang problema. Wala tayong makita ng kahit na ano kay Senator para direkta siyang iimnay sa pagpatay sa tatay mo. Ibasura mo ang kaso. Hindi ko pwedeng gawin yun. Ongoing pa nga ang examination ng bangkay ng tatay ni Miss Di Masalan. Marami pang mga ebidensyang makukuha doon. Hindi ko pwede yung ibasura agad. Nilinis namin ang pangalan mo, pinabangulit, na wala nang parambula ang lahat ng issue tungkol sa'yo. Ngayon, ikaw naman ang bumawi sa amin. May summon para sa'yo. Iniimbitahan ka ng korte para sa ilang katanungan para sa kasong estapa by means of deceit. Sinasabi ko na nga, be. Ikaw na naman may pakanan ito. Huwag mo akong sisihin dahil ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang naunang sumugod sa pamilya ko. At hindi ako titigil hanggang hindi kita napapakulong, Scandalary. Naniwala naman mo kayo sa akin, no? Hindi ko intensyon na lokohin kayo. Pero ginawa mo pa rin. I hope you have a good lawyer. Because I promise you, naggagawin ko ang lahat para pagsisihan mong pagnanakaw sa identity ni Stella. Samantha, Iha, come on. Thank you
you for watching Asintado. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Click the I button.